music. Ang music. Uy, napunutun mo pa. Hello, the direct Johnny Manahan. Ang ganyan, Papa. Tatay Mr. M. O, diba? As promised, dito sa Unbearable Channel, may part 2 ang ating episode tungkol kay Mr. M o kay or direct Johnny Manahan. Nabubulol na ako kasi Sunday morning na. O, diba? January 24. Later, makikita na natin sila sa Odds Up dun sa TV 5. Dahil eto na nga, uy, nagpaulan ng mga kakaiba mga statements ang Mr. M matapos ngang lumabas ang balita na hindi man niya sinabing direkta ang salitang traitor, pero lahat ng mga alipores niya, supporters niya, naniniwala sa kanya at nakikilala siya, traitor naman talaga si Mr. M. Sabi nga ni Mega Sharon Cuneta, kakahiya. Oh, embarrassed. Ang ganda. I like the sound ng ano, yung sound effect ng nakakahiya. O, oh, di ba? Kesa sa clap. Anyway, eto na nga, di ba si Mr. M nga, pagkatapos ng kinansila ng Bright Light Productions, ang kanilang SNL kasama na yung kada Sunday, kada linggo, whatever. Was it? Sunday kada, eh, nahihilo na ako kasi man, di pa naman masyadong ano, no, chinugi na. At may mga iba pa yata shows na chuchugihin din. So ano pang saysay nung pagpuproduce-produce nila kung maya't maya, hindi agad nakikita yung tubo, chuchugihin na. Di ba? Kakaibang renegosyante dito si Mr. Benitez. Huwag kasing masyadong pasiklab. Pasiklab daw! Masyadong paandar na yung pagpasok mo sa industriya. Wow! Oh, produce dito, produce dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos maranasan, maramdaman mo lang na nalulugi ka ng ilang episode, aatras ka na. One show at a time para baka maniwala pa kami bonggang-bongga ka ng producer. Diba? O maniwala kami bilyonaryo ka nga. Pero hindi eh. Ano, pag hindi lang kumita, o diba? Bakit hindi ka pa tutukong mag-ano talaga? O kaya makisosyo ka na lang sa malalaking network. O TV5 na nga ang sinosyohan mo, bininha mo ng airtime. Anyway, going back to Mr. M. Mr. M, alam mo naman kami, batang Mr. M, ano? Nakaka-intriga. Yun, nakaka-intriga. Again, nakaka-intriga. Ang napabalitang, eto ha, according to the Unbettables, yung mga Unbettablets. Unbettablets, yung mga maliliit na Unbettables. Diba, Don Don and Mark Linkako, na nag-uusap na, nagkakaroon na ng usapan between Willie Revillame and Mr. Manahan. Isang malaking ano nga dyan, Kiss? Ay, mali! Hindi yan, Kiss! Yan! Nagkakaroon na sila ng ano, pag-uusap. At ayon sa aming mga bubuwit, mga spies, may niluluto. Kasi kinanti mo si Mr. Manahan. Ako, for the longest time, sa halos 22 years ko sa Kapamilya Network, at nakakatrabaho ko din siya. Naku, man of few words yan. Hindi yan basta-basta nakikipag-usap kung kanino. Kaya nga, ang tingin sa kanya ng iba, suplado. Diba? Yung, pag hindi kanya kauri, dead, maka. Pero hindi siya ganun. Lalo na nung mga kapanahon, minahal namin yan. Minahal niya ng Unbearable Channel long mga panahon na yung mga ibang artiste nilang sumikat na hindi ko nalang papangalanan. Yung mga discover nila, yung mga naging anak-anakan niya na sumikat. Tapos after a while, nawala ng mga pera, na pariwara, etc. Tapos gumawa siya ng paraan na yung mga yun ay matulungan, binigyan pa rin niya ng proyekta. Tapos yung mga sumunod sa kanila, ng mga na-discovery niya, bagay naman talaga niya ng paraan na a portion ng kinikita nila, naka-stipulate sa contract yan, ha, na kailangan mapunta sa investment or sa savings ng kanyang pamilya, or kung hindi man yung artista, kunwari bata man yun or minor pa yung artist or yung talent, yung mga magulang ang pinagkakatiwalaan. At may say lagi doon, minomonitor yun ni Mr. M. Ganun, doon pa lang, kakaibang legacy yun. At marami siya, sana magsalita yung mga ibang artista dyan. Kasi pinagtatawanan sila ngayon, na akala nila, ngayon lang lumabas, lalo sa mga millennials dyan,
yung mga social media vloggers siya, kung sino sino hindi naman nakakakilala o nakatrabaho nilang isang Mr. M, kung ano-anong paghuhusga ang gagawin, pero hindi kayo gano'n. Kasi huwag yung tinitingnan yung mga artista lang ngayon, kasi yung produkto din niya ng wisdom at maturity ng isang Mr. M. O eto na nga, ang chika ng Unbearable Channel, isang malaking... Nag-uusap na sila ni Willie de Villamil. Ay, dati pa naman yan dinidirect yung mga show-shows ni Willie. Diba? Kahit yung may mga special shows lang, pag may oras din lang talaga siya, siyang in charge sa production at tumutulong siya. Hindi lang ninyo alam, close friends sila niya. Tatay-tatayan din ni Willie yan. Ay si Willie bilang kilala naman natin sa industriya na bukod sa Generous, marami siyang mga sponsors. Maraming nag-aalaga sa kanya. Marami siyang natutulungan. At malay natin, hindi natin alam kung pag-uusap. Pero this is a very welcoming announcement or news na hindi pwedeng i-manipulate. Hindi pwedeng i-manipulate or i-monopolize ng ABS-CBN quote-unquote ang mga discoverers, mentors o what, ang industriya. Kasi, to be honest, okay, nagkataon na maraming sumisikat at mga sikat na artista galing sa ABS dahil produkto, gawa sila ng hype. Oh, take note, sasama ako dun sa salitang hype. Hype pa, hindi yung iniisip ninyong mura. Hype. H-Y-P-E. Hype. Na-hype lang na kahit naman walang talent. Kasi aminin naman natin, maraming talented, pero marami din namang mga hindi talented. But, kung observer ka talaga at nakanudo ka sa industriya, tingnan mo rin yung mga ibang artista naman. Oh, siguro lang nasa paraan lang ng pagbomold, pagbihis, pakikisalamuha, pag-train sa mga workshops, seminars, etc. Ang laman ng isip at puso ng isang artista. At doon magaling ang isang Mr. L. Palakpakan natin yan. Ngayon, na parang feeling ng lahat na nakakakilala sa kanya, na kinanti siya o nakanti siya. Kasi ngayon lang siya nagbibigay ng mga ganong pahayag eh. Medyo palaban yung mga statement niya. Sinabi niya na ang ABS-CBN ay merong shadow talent center. Nako, ang bigat na ano yun. At totoong akusasyon. Hindi akusasyon yun pala. It was a statement of fact. It is a fact. Parang doon sa show ni Eugene Domingo. Fact or bluff? O ganon, hindi siya bluff. Malaki siyang fact. Kasi totoo naman po. Talagang merong tinatawag. So siya nga ang tawag niya, Shadow Talent Santa. Pero parang ano lang yun eh. Pektos lang yun na may mga ibang talent ng Star Magic or ang ABS-CBN na ayaw magpa-handle sa Star Magic. Kunwari, si Don Parillas, siya ang head ng Star Magic. Pero hindi niya feel yung artistang ganyan-ganyan-ganyan na ipasok sa kanila, kunin sa kanila. Ibibigay yan o kukunin yun. Tatatakan niya ng iba. Kunwari si Mark Limcaco, galing sa PBB, Pinoy Big Brother, produkto siya ng Pinoy Dream Academy, produkto siya ng ibang reality show na under the subsidiary o subsidiary siya ng network, ay hindi niya ibibigay sa ano yan, sa Star Magic. Kasi ang i-claim niya, bakit? Produkto namin yan eh. Resulta yan ng aming ano eh, ng aming mga palabas. Sa amin sumikat yan, bakit namin ibibigay sa inyo yan? Yun ang ibig sabihin ng Shadow Talent Santa or Artist Santa ng ABS-CBN. Diba? Kaya dumami ang mga artista nila, mga singer nila, ang mga host, kumidyante at kung sino-sino pa na hindi naman lahat. Aminin nyo yan! Aminin natin lahat yan. Kapamilya po ako. Na hindi lahat nabibigyan ng chance. Pero minsan nakaka-insulto pa dahil, di ba, kumukuha pa sila ng mga artista mula sa ibang network para makatambal ni ganito, makasama ni ganito, mag-one contract or two project contract yan sa TV, sa movies. Samantala, ang dami-dami na nga nilang hindi mabibigyan ng mga chances. O, di ba? And then, pag nasa kanila, sabi nga ni Mr. M, yun na, shadow talent, hinahawakan na sa lieg, ayaw nang pakawalan within the network itself. Kaya, nagbabanggaan. Maganda naman yun kung ang resulta nga ay na-challenge ang bawat parties. Artist na lang, na sinasabi din natin, na lumabas yung galing talaga nila. Para,
yung talagang magagaling, umasenso, yung mga hindi magagaling, edi kung hindi para sa kanilang showbiz, magbabay na. Ganun kalupit. Pero, sinasangayunan ng Unbettable Channel si Mr. M sa usaping yun, sa puntong yun. Kaya sa tingin daw niya, iyon ang parang para sa kanya pinakadahilan o pinakarason kung bakit siya tuluyang umalis sa ABS-CBN. Hindi lang dahil sa nawalan ito ng prangkisa. Nasilip or napag-alaman ng Unbettable Channel na may pag-uusap ng nagagana. Eh, Willie Villame, sa ngayon, alam natin kung anong koneksyon, kung anong ugat at poste na naitayo niya at meron siya sa GMA7. Malayo ba o imposible bang sabihin natin na malamang baka mabigyan ng proyekto yan si Mr. M sa GMA? Baka doon niya buhayin ang magandang kompetisyon ng mga networks, lalo pat nakipag-collab na ang ABS-CBN dahil walang prangkisa sa may prangkisang TV5. Kailangan klaruhin natin yan. Hindi ba, Dodon? Ngayon, nagdideklara na din ito, nagsasalita na rin si Mr. M, na kung hindi man niya aminin na nag-uusap na sila ni Willie ngayon dahil latest update natin ito, meron pang Viva Films na nag-iintay sa kanya, na ang Viva, nakilala din naman natin bilang, alam mo, yung maraming tahanan. Pwede yan sa INC Cable. INC yung sa may iglesia. Pwede yan sa ano. Pwede yan sa GMA. Pwede sa TV5. May sarili din silang platform. Ngayon, nagpapaka-active sila sa social media. Doon sa mga live streaming ano nila, apps and network within the network. So, industriyang ito, kompetisyon, koopetisyon, o kung ano pa mang tawag mo na sa mga syon-syon na yan, may mga artista ang magbe-benefit, may mga artista din namang masasagasaan. And that's the truth. Sa ngayon, Mr. M, hindi siya yung tipong uupo na lang dyan at mag-iintay sa tabi. Kahit sabihin niyang nag-dideklara siya ngayon, mag-freelance-freelance siya. Soon, abangan ninyo ang pasabog ng isang Mr. Chani Manahan. Dahil sabi nga ni Mega Shawi, ang mga nangyayaring ngayon ay parang nakakahiya. Nakakahiya. Ano mo yung pelikula ni Ate V na nakakahiya? Ano yung status mo yung nakakahiya? Oo nga, may nakakahiya yung pelikula si Ate V na. Ang title ha? Diba? Oo, nakakahiya. Ganun lang yun. Chos! Yon mga kapanalig, yon mga ka-unbearable ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi ang tipo ni Mr. Johnny Manahan ang tatahimik na lang or mananahimik na lang ng ganyan. Lalo pat ang pakiramdam niya, lumaban siya ng parehas, nagpakita siya ng parehas, pero ito ang iginanti sa kanya. Kung sino man yung gumanti, bahala na daw kayong maghusga, bahala nyo nang alamin yun dahil gusto namin kayong bigyan ng isang malaking dito sa Unbearable Channel dahil ayaw naming mapahiya. And on that note, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga ka-team Unbearable, maraming salamat sa lahat ng subscribers, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik, ang mga bashers, maraming salamat din sa inyo. Ang Mayward fans, na talagang mahal na mahal kami, di kami iniwanan kahit kailan. Very, very thank you sa inyo. Very, very much thank you. Ang Maklis fans, Liz Ken, Katniel, Jaden, ang Aldab, Alden Richard, ang mga supporters ni Jenilyn Mercado at saka ni Dennis Filler, talaga nagbibigay din ng mga mensahe sa amin, ang mga fans ni Sharon Conera, ang mga Noranians, and of course, ang mga minamahal at ginigiliw ko, pinagmamalaki ko mga Vilmanians all over the world. At Ivy, Congresswoman Vilma Santos, maraming thank you. And on that note, babay muna sandali dahil magbabalik sa susunod na episode ang Unbearable Channel!